Okay, nandito po sa ating studio ngayon si alias Ann at ang kanya pong nanay, si Ma'am Arlene Licaros. Ann, magandang hapon po sa inyo. Maari niyo po bang ikwento sa amin, alias Ann, kung ano yung nangyari? Kasi po, naliligo po kami ng dagat. Kasama ko po yung kaibigan ko po, si Ate, si Hazel, yung dalawa ko pong pinsan, tsaka yung nakababata ko pong kapatid. Tapos po, galing po siya sa bahay ng kanyang ina. Tapos po, nagtinginan po kami, tsaka tumalikod ako, sabi niya, ikaw bata ka, madakpan ta, ikaw, nasubrahan ka na. Sinagot ko naman po siya, sabi ko, bakit po? Ano pong ginawa? Ano po bang ginawa ko sa inyo? Tapos, yun po, nagsagutan po kami, gusto niya pong palapitin ako sa kanya, kasi sabi niya po, po lumapit ka dito, tatanggalin ko yung ngipin mo, sabi niya po. Tapos, sabi ko, bakit ako lalapit sa iyo? Sabi niya, lumapit ka dito nang makafile kayo ng kaso. Tapos po, hindi po ako lumalapit. Nagsagutan po kami. Tapos po, after nun, ano po, lumapit po siya sa amin. Tinutukan po ako ng baril. Tapos po, lumapit na po yung kasama ko. Niyakap po ako. Tapos nagmamakaawa na po siya na wag po ituloy kasi baka po iputok. Ang dating kasi sa akin, Shari, no, parang may alitan na sila before that sa nanay, si Ma'am Arlene. Kilala niyo na po ba before itong personally, itong barangay chairman na to, madam? Opo. At meron po ba kayong alitan ni barangay chairman? Bakit ganun na lang yung pagtrato niya sa inyong anak? Kasi ano, kalaban siya ng asawa ko sa nung nakarang barangay eleksyon. Ah, okay. Opo. Wala kaming galit sa kanya. Di ko alam sa anak ko kasi ikwento mo. Kasi po, may nagsumbong po sa amin sa bahay na sinasabihan niya daw po na yung papa ko po. Kasi former treasurer po yung papa ko. Sinabihan niya po na ninanako po ni Papa yung pera. Siyempre po, anak ako, nasasaktan ako kasi alam ko po kay Papa nasasaktan siya. Pinapabayaan niya lang po kasi ayaw niya po ng gulo. Yun po, nag-message po ako sa kanya kung ano, bakit po masasabi niya yan, kung may ebidensya siya. Tapos po, sabi niya, sabihin mo sa Papa mo, pumunta siya sa barangay assembly, ganun-ganun, para maliwanagan ka sa mga pinagsasabi mo. Tapos po, yung Papa ko po, pumunta naman po, umabot naman po siya ng barangay assembly po. Tapos po, wala naman po siyang tinanong sa kay ano, sa kay Papa. Kala po ni Papa, okay na. Tapos po, pagkabalik niya po ng bahay, sabi po ni Papa, yan, okay na. Pabayaan mo na lang. Halimbawa, pag nakita kayo, magrespeto ka na lang, manghingi ka ng pasensya, magmano ka. Hindi ko naman po ginagawa yun kasi every time po na magkikita kami, masama po yung tingin niya sa akin. Okay. Kaya, hindi po ako lumalapit sa kanya. Opo, no. Pero yung panahon na yun, nung April 5 na incident, ang sabi po ninyo, tinutukan ka ng baril. Opo. At ano pa yung sinabi sa'yo? Lumapit ka. Lumapit ka rito, tatanggalin ko yung ngipin mo. Tatanggalin ko yung... Ano pa yung mga sinabi niya noon? Parang sabi niya, napaka-agresibo naman ni Chairman. Sabi niya pa po, papuntahin mo yung mama mo tsaka yung papa mo para pagtulong-tulungan niyo akong tatlo. Sabi niya po sa akin. Meron po bang kasama noon si Chairman? Wala po. Okay. Tapos after po noon, ano na pong ginawa ninyo? Makakarating to kay Papa, sabi ko, isusumbong kita. Tapos po, nung umahan na kami sa dagat, sinampal niya po ulit ako. Sinampal ka pa? Opo. Yung mga kasama mo, hindi naman sinaktan? May hawak po akong bata. 1 year and 4 months po. Pati po yung nasaktan, tsaka si Ate Hazel. So ma'am, kinukumpirma nyo naman yung statement ni alias Ann. Opo, tapos dinuro-duro po siya, tapos minura-mura po ako, sir. Minura-mura din? Opo. Hindi naman kayo dinamay yung mga ibang bata? Hindi naman po. Okay. Ito po ba ay naipag-alam na natin sa kapulisan? May blatter ba kayong ginawa dito? Opo, sir. May blatter na? Opo. At alam na rin ng kapulisan? Opo. Pinuntahan siya. Pagpunta namin doon kasi nagpa-blatter kami, pinuntahan siya agad doon sa barangay namin. Hindi na siya inabutan. Ah, so nagtatago itong si Chairman? Opo. Hindi na siya nadatnan. Hanggang ngayon? Hindi pa natin alam kung asan siya? Nakalipas ng 3 araw, sir, nakita ko na siya sa dumaan pa siya sa bahay. Si Chairman. So bumalik naman na siya sa barangay. Opo. Magandang hapon po, Police Master Sergeant. Magandang hapon din po, sir. Ma'am, ano na po ba ang update? Meron na po bang nangyaring investigasyon dito? Yes, sir. Actually, sir, no, April 5, 2024, mga 11:30 ng umaga, pumunta po dito sila yung mag-ina kasama yung witness para magpa-blatter sa nangyaring insidente. Opo. Tapos sila din ang nasabing pista. Tapos, sir, pagkatapos ko po may interview, in-inform ko po si OIC, ang aming officer in charge na si Police Captain Lucenta A. Contreras, regarding po sa insidente na nangyari, na involved yung barangay kapitan ng Magdalena Baleno Masbate. Yes po. Tapos, sir, nung nalaman ni OIC, pumunta ka dito sa office namin si OIC, then nagpahanap ng bangka na marintahan
para pumunta po doon sa Barangay Magdalena. Opo. Tapos sir, ganun na nga lang, pumunta na po kami sa Barangay Magdalena, team lead by our officer in charge, Police Captain Lusanta Contreras, kasama po ako at iba pa naming tropa. Pumunta po doon kami sa Magdalena para po for possible arrest may to conduct at pursuit o para arestuhin si Barangay Chairman ng Magdalena. Pero po sir, pagdating po namin doon, wala na po doon. Tapos pinuntahan po namin doon sa bahay na kung saan tinuturo ng biktima ng nanay, kung saan nakatira, wala na po doon. So nagtago, in other words, si Barangay Chairman? Opo sir. Okay. Up to now po, madam, hindi pa po ba natin nakakausap si Barangay Chairman? Hindi pa po, sir. Hindi pa. Pero based on your initial investigation, madam, may nakita na po ba kayong violations etong si Barangay Chairman? Yes, sir. Actually, sir, ready for filing na yung case regarding sa Barangay Chairman. Ano po yung kasong ipa-file natin, ma'am? Grave threats in relation to RA 7610, child abuse. Yes, grave threats. Ma'am, yes, matanong ko lang din ha, based po ba sa records ninyo, meron bang registered firearm itong si Barangay Chairman? Pina-check po namin kanina sa operation namin, wala man daw po. Pero itong ipa-file natin na kaso, nagtutok siya ng baril, so that's another crime ha? Yung opo, paggamit po niya ng unregistered firearm. Opo, sir. Idagdag po natin yan sa kaso, laban dito kay Chairman, kasi Shari, yung possession of illegal firearm. Mabigat din yung parusa niyan. Opo. Okay, mabigat din po yung parusa. Idagdag na lang din po natin, Master Sergeant Manlapas. Yes, sir. Inform po din, sir, si OIC ngayon. Opo daw, sir, kasi pinacheck niya yung sa kano kung may nakalagay doon na pangalan ni Kapitan. Kasi na-mention din kanina ni alias Ann at kinonfirm naman ni Hazel na siya ay sinampal. And ano pang ginawa sa'yo, no? So baka i-check po natin, baka pwede pang pumasok yung slight physical injuries laban dito kay Chairman. Shari, ipa-file na natin yung criminal case against kay Chairman. Dapat meron ding administrative liability itong si Chairman. Yes po, nakakausap na po ng staff natin si ang ating provincial director po ng DILG Masbate, si Mr. Ben Paul Naz. At na-inform na po natin, na ibigay na po natin sa kanya lahat yung detalye po. At nangako din naman po si PD na gagawin niya po lahat po ng investigasyon po patungkol po yes. Ito. Si Barangay Chairman Ricky De La Rosa ng Barangay Magdalena, Baleno, Masbate. Hindi po siya sumasagot sa mga tawag ngayon. Pero ito madam, tutulungan po namin kayo. Kausap naman na din po natin ng provincial director. Gayun din po ang head po ng WCPD po sa Baleno, Masbate para po matutukan po itong kaso po ninyo, ma'am. Ma'am, galit ang nararamdaman ko sa kanila, ma'am. Galit na galit ako kasi yung anak ko parang ayaw nang pumasok sa school. Kasi takot na siya. Pati yung anak ng babae. Kasi sa kami, sir, natatakot din kami sa kanila. Pagkapag-uwi namin, bantayan kami. Sergeant Cheryl Manlapas. Yes, ma'am. Opo. Sarge, baka pwede rin po natin ma-i-coordinate po sa ating chief of police dyan po sa Masbate yung seguridad po ng kanilang pamilya po. Yes, ma'am. Actually, ma'am, andito man kanina si OIC. Nakikinig din po sa interview. Ah, okay. Ah, okay. Sige. Magandang hapon din kay OIC po ninyo, no? At good job dun sa mabilis na inyong pong pag-imbestiga. Pero sana, ang hiling ko lang ay makausap nyo rin. May interview nyo yan si Barangay Chairman. At i-file na po natin kaagad-agad itong kaso, ha? Opo, thank you po. Maraming salamat, Police Master Sergeant Cheryl Manlapas. Thank you very much po, sir. Magandang hapon, Sir John Roland. Magandang hapon din po, attorney. Yes. Sir, binabasa ko kasi ito, may certification coming from the Baleno Municipal Police Station at sinabi nga po dito na yung experience nung naging karanasan ni alias Ann ay nagresulta sa fear and trauma sa kanya, no? So, sir, bilang menor de edad pa naman po itong ating biktima, ano po kaya ang pwedeng assistance na maibibigay ng ating MSWD? Attorney, pwede po kami makapag-provide ng counseling sessions po muna para sa minor victim natin para at least ma-process natin yung traumatic experience na nangyari po sa kanya. As well as doon po sa family kasi mas maganda din po na pati yung members ng family
makaunsel din po kasi naging witness din po sila doon sa traumatic experience ng bata. Sige po, i-refer po namin sa inyo. Sabi po ni Sir John Roland, ay narinig po naman ninyo, pati yung buong pamilya kasi siyempre kailangan tulong-tulong po yan, hindi lamang yes, po yung representatives ng MSWD para makapag-cope up naman itong si Alias Ann. At kami po no, ay concerned dito sa na-mention nyo kanina na parang ayaw na rin niyang pumasok sa paaralan. Well, number one for her safety, pero dun sa trauma, ito po, no, ang MSWD po natin ay gagawa ng paraan, assistance. So, Sir John Roland, no, huwag nyo na lang po munang ibababa. Kakausapin po namin kayo ng staff para ma-coordinate po natin kung kailan at kung paano po gagawin yung conference or the assistance from the MSWD. Apo, yes po, attorney. Okay, maraming salamat, Sir John Roland Ludado. Apo, welcome po. So, ma'am, narinig yun naman kanina, no, si Master Sergeant Cheryl, naka-ready naman na yung ihahain sana na kaso. Ang suggestion ko lang, since base dun sa naging statement po ni Alias Ann, parang may mga iba pang kailangang idagdag na mga violations or mga crimes. So, ang gusto po natin, minsanan na lang na pag-file para hindi naman pa ulit-ulit, hindi rin po inconvenient sa inyo. So, i-amend lang nila, aayusin lang po nila yung reklamo at itutuloy po natin opo, yung reklamo laban dito sa inyong barangay chairman. Okay po. Sige po ma'am, maraming salamat. And Ann, kakausapin ka namin sa kabilang studio ha. Ito naman po ay na-i-coordinate na po natin sa MSWD, WCPD and sa DILG po. Opo. Okay po. Opo. Para po sa criminal and administrative case. Yes, the administrative. Iba pa po yun, yung administrative mm-hmm. liability niya. Yun po bilang isang barangay chairman. Opo. Maraming salamat po. Opo. At siguro ibigay na rin, ipagbigay alam na din po natin ito, Yusek Valmosina ng DILG yes. po. Opo, action man din natin yan. Attorney, lagi din natin maaasahan yun para po mabigyan din po ng action ito pong ginawa po kaya. Maraming salamat po ma'am, kausapin po namin kayo doon.